Bonito, bonito, ¿no? Silita, palitan natin konti itong ating picture. So, mga kabanat, itong, ano ko lang ito konti, itong pautot ni Kem Henares. Kasi, inyong matandaan, mayroong balbalita na gustong pabuksan ulit itong kaso ng mga Marcos. Lalo na itong ine-expose ng mga Dilawan itong 203 billion pesos niya na babayaran ng mga Marcos. So, ayon dito kay Kem Henares, na kung babasahin natin sa taas, the former chief say the 203 billion state tax case against Marcos cannot reopen since already has the final ruling. So hindi daw pwede ito mabuksan ulit. Yung klaseng tao itong abogado ito, si Kem Henares pero iwan ko. Siyempre, alam nga naman hindi pwede buksan yan dahil ayon nga sa mga ekspertong iba, itong kwenta nila ng 203 billion pesos ay puro ito imagination. Dapat kasi sabi nga ng ako, ayon ako dito mga kababayan na mabuksan ulit itong state tax ng mga Marcos. Dahil nga kung inyo napanood yung interview din ni President Bong Marcos, yung mga ari-arian niya na ipinapasok dito kay President, ipinapasok dito sa mga Marcos, ay hindi naman talaga daw sa kanilang pag-aari. Totoo lang, sabi ni President Bong Marcos, siya ay nagre-reklamo. Bakit niya ipinapasok sa kanila yan, ang ari-arian na yan na hindi naman sa kanila? At kaya hanggang ngayon, yung state tax na yan ay nagpatong-patong. Kaya dapat maimbestigan talaga ito kung ano ba talagang sa likod nito. Bakit niya umabot ito ng original ito, hindi ako magkakamali sa 22 billion, no? Hindi ako magkakamali dyan, 22 billion pesos o 23 billion pesos. So gusto malaman ng mga kababayan bakit lumubo ito at anong ari-arian, kasi kung babasahin natin kasi at pinanood natin yung mga statement ng mga Marcos, dinideny nila yung ibang mga ari-arian na hindi sa kanila. Ay bakit ang gobyerno natin noon ay pipilit na ipinasok yun? Samantalang hindi naman pala sa kanilang mga ari-arian na yun. Di ba? So dapat talaga mabuksan ulit. Ako hindi ako sang-ayon dito kay utak ipis din itong si Kem Henares no? Parang halata dito kay Kem Henares mayroon siyang tinatakpan dito ng mga buhaya sa likod. Sigurado mahuhuli yung mga buhaya dito. Alam niyo mga kababayan, mga kamanat, kapag minuksan ulit itong state tax ng mga Marcos at hulukayan ito kung ano ba talaga ang purot dulo nito, bakit lumawin, makikita mo mga buhaya dyan naglalakihan ng mga tiyan. Saan itaga mo sa bato? Makikita dito kaya itong mga iba, ito, si Kem Henares, bagamat ay nagmamagaling yan at mukhang naging abogado din yan, nagkukunwari lang yan na, ano, pero sa totoo lang, mayroon pinagtatakpan ng mga buhayan. Kalong kung bakit hindi mo kayang, bakit nagsasuggest nga na hindi pwede buksan yan? Dahil, kuna-question nga ng taong sinisingil mo. Pwede ba yun? Sisingilin kita ng 1,000 samantalang kinain mo isang platong kanin lang, wala ka nang react, hindi ka na pwede mag-reclame. So, yan. Magsa-short na reaction ako dito patungkol sa inilabas na pahayag nitong si Kem Henares. Kasi nakarang araw ay in-interview siya ng ANC. Itong si Kem Henares, ang sabi niya, o inyo nakikita sa taas, sa sumin ko, bawal na daw buksan itong issue patungkol sa state tax ng mga Marcos. Yung matandaan na balak na buksan ni President Bongbong Marcos din yan, at itong si, siyempre, sa utos ng DOJ, Secretary, pwede itong buksan itong issue ng state tax ng mga Marcos. Ay meron kasing interview din si President Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon dito sa kwenta ng BIR. Dahil nga kina-question niya na ang ibang mga ari-arian niya hindi naman daw sa kanila. So ngayon itong si Kem Henares ay
ay tila baga hindi siya sang-ayon. Inyo nakikita sa taas. The former chief say 28 billion state tax ng mama against tax against the Marcos cannot be reopened since it's already a final security. Dito pa lang makikita mo may kabalastugan yung ginamit na caption eh. Hindi naman na yung rolling ng is hindi naman 200 3 billion pesos ang binanggit doon eh. Kundi ang sabi lang naman doon ay bayaran ng mga Marcos yung state tax. Wala naman naka-indicate sa ruling kung magkano ang babayaran ng mga Marcos. Basta ang nakasabi lang, bayaran ng mga Marcos yung state tax nila. Nga lang, itong si President Marcos, itong mga Marcoses ay mayroong against dyan. Dahil nga sabi nga ni President Bongbong Marcos, eh paano namin babayaran yan ay yung ibang mga ari-arian dyan, hindi naman sa amin yan. At yan, sabi pa nga ni President Bongbong Marcos, kung inyo narinig yung kanyang interview, sabi niya, eh kunin nyo na ang ari-arian na yan, hindi naman sa amin yan eh. So bakit ipinasok nyo pa dyan sa state tax na yan, hindi naman sa amin yan, kunin nyo na yan. Kaya nagtaka ako, bakit ayaw ipabuksan ito ng mga Dilawan? So ibig sabihin, mayroon sa akin palagay dito, ay mayroon silang pinagtatakpan ng mga buaya dito pag ganun. Mayroon silang itinatago dito. Bakit ayaw nila at gumagamit sila ng ibang mga gaya nito? Hindi daw pwede buksan dahil final na yung ruling. So, anong klaseng utak ka? Dahil nga mismo ang Marcos ay nagsasabi na mayroong mga issue dyan na hindi nila maintindihan. At una na nga dyan, yung pagpasok ng mga ari-arian sa mga Marcos na ikiniklaim na sa Marcos ang state tax na yan. Pero hindi, ay sinasabi ni President Bongbong Marcos ay hindi naman sa kanila talaga ari-arian na yan. At sabi pa ni President Bongbong Marcos, kunin mo na yan, hindi naman sa amin yan eh. Doon pa lang ay questionable na, eh bakit ayun yung pabuksan? Ibig sabihin, mayroon kayong buaya, may mga ahas dyan sa likod na takot malaman yung katotohanan. Takot sila kasi mapahiya itong mga, ano, baka mamaya sila pa yung talagang pag binuksan ito ang issue ng state tax ng mga Marcos, tuluyan talagang malulubog sa kumunoy itong mga anti-Marcos at itong mga Dilawan. Maniwala ka, pag ituloy ito ni President Bongbong Marcos sa tulong ng DOJ na buksan itong state tax ng mga Marcos at makikita yung katotohanan dyan, tuluyan malubog sa kumunoy itong mga Dilawan. Mawawala ito sa mapa ng mga, hindi na ito talaga manalo kahit ano pang good-good yung mukha nila sa darating na eleksyon. Hindi na ito mananalo dahil kitang-kita, lalo na sa hanay ng mga Aquino. Wala nang pag-asa talaga dyan mga kababayan kasi kitang-kita ng taong bayan kung gaano nila binalahura eh. Tingnan mo naman, kung ayaw nyo pabuksan ito kasi kung iisipin natin talagang state tax ng mga Marcos, paulit-ulit tayo na una-una eh, 1993, marami nang kinuha itong mga BIR sa Marcos. O saan nila ginawa? Tapos sasabihin na, hindi naman pala. So, bakit until now? Pasasabihin, palusot naman ng mga Marcos yan, kagaya nitong hunghang. Tawagan ko itong hunghang eh, kasi parinyo hunghang din eh. Kulang sa utak eh. Itong si Keminaris, kulang sa utak. Na-interview kasi nakaraan ito mga kababayan si Keminaris. Sabi niya ay oo, inamin niya na mayroong kinuha na ari-arian itong mga Marcos eh. Ay kinuha, inamin niya na ang BIR 1993 ay mayroong kinuha na ang BIR na ari-arian ng mga Marcos. Pero ang palusot niya ay napag-alaman daw na hindi naman daw sa Marcos yun o di kaya ay kulang sa dokumento. O kita mo, ganun siya kaing-ing. Ibig sabihin, sinto-sinto ka ang nagsasalita. Eh bakit? Marami ka nang kiniklaim na ari-arian sa mga Marcos, tapos hindi naman pala yan valid, o ibig sabihin ay hindi naman pala napatunayan yan na yan ay sa mga Marcos, antimano, kinuha na ng gobyerno. Yan ang ibig sabihin, yan ang gustong palabasin sa story ni Keminaris. Eh bakit yung state tax ng mga Marcos ay hindi bumababa? Diba? Antimano, kung mayroon kayong kinuha ng mga ari-arian sa mga Marcos na hindi naman pala hindi sa pangalan nila, ibig sabihin walang dokumento. At yung antimano, kinuha ng gobyerno. Antimano din, yung state tax ng mga Marcos, bumababa yan. Dahil nga, mayroon na kayong na-claim ng mga ari-arian na hindi naman pala sa Marcos, antimano, didak yan.
So bakit hindi mo mababa? Yun ang malaking question dyan sa mga buhayan ito. Malatang may mga buhaya dyan sa likod eh. Diba? May mga buhaya dyan eh. Talagang mayroong mga buhaya dyan sa likod na pinagtatakpan kung hindi talaga pabuksan ito. Kasi makikita ang katotohanan dyan na itong ano, malulubog sa komunoy talaga sila mga buhaya. So yun lang muna mga ating video. Maraming salamat and good morning. So paki-like itong bagong page natin, no? Itong Dong. Dong lang muna kasi yung Banat Dong Opinion ay mayroong violation. Ay nako, so iwan na natin yan mga kababayan. Kung anong gusto ko makita, anong reaction yun sa sinabi ni Keminaris. Ayan, uulan na naman. Medyo maingay na naman dito mamaya. Bilisan natin ito para matapos tayo. So reaction nyo dyan mga kababayan. Anong masabi nyo dito sa sinabi ni Keminaris? So lilipat ako dito. Dito na naman ako dito sa issue ni Bantag. Oh, medyo nakakatakot itong nilabas ni Montolpo. No, sabi niya dito, Percy Labid exposed on Bantag mansion cars could be motive to kill to colleague Montolpo. So mga pautot ni Montolpo minsan, ayan ang minsan kasi mga kababayan sa mga media, bininigyan ng freedom of speech pero parang yung freedom of speech nila ginagamit nila sa walang habas na pagbibintang. Gaya na itong binintang nila kay Bantag, medyo masakit ito eh. Di ba? Kung ang tao hindi makapagtimpe, kung harap-harapan ka, tao, mabaril ka nito. Kasi parang gusto niyang partangan si Bantag na siya yung sa likod nung pumaslang doon sa isang inmate, no? Isang makakulong na isa sa mga pumasang dito kay Percy Lapid. And dito, kaya nga dito, ito, mas matindi pa ito, ang pagpatay daw, ang pagtira daw kay Percy Lapid ayon sa autopsy ay ng middleman ay choked with plastic bag. So ibig sabihin, sinakal siya, nilagyan ng plastic bag yung kanyang mukha. O baga, sinukloban siya ng plastic sa ulo at hanggang sa liig para hindi siya makahinga. Yun daw ang sabi forensic, itong forensic pathologist, pathologist Dr. Raquel Porton, seek an autopsy of convict John Villamore, alleged middleman of the murder of the broadcaster Percy Lapid, conclude he died of opsia. Ano parang ganun? Suffocation like from the plastic bag inside the new believed person. So, ang ibig sabihin dito, tinira itong middleman o baga itong isa sa mga tumira dito kay Percy Lapid ay ayaw sa plastic. So ngayon, itong si Montolpo ay nagpapasaring, oh? No? Nagpapasaring na marami daw ang ari-arian itong si Bantag at mansion at car. At ito daw ang dahilan kaya may motibo itong si Bantag. So, yun, oh, hindi ko na didiretso. Ay nung mas go. So, medyo matabi lang ng dila ito ni Bantag at ay ni Tolpo. Minsan, nakakaano ito, no? Yan ang problema minsan sa mga media, mga commentator na masyadong matabil ang dila, walang habas o walang control, tira ng tira lang at hindi inisalang alam. Kumbaga, hindi muna dapat siguro bago sila magbigay ng opinion, ay tingnan muna nila mabuti kung may pureba ba ang kanilang sinasabi. Kasi kung paratang ng parata, hindi mo si Montolpo, isang katerba na itong kasong libel. Eh. Dami ng libel yan. Kalawat kanan ng libel yan eh, dahil nga puro sa kasinungalingan. Ibig sabihin, mga kinasuhan ka ng libel, ibig sabihin, mga kasinungalingan, parang rappler, parang bungangan ng Montolpo nito, parang rappler din eh, na tira ng tira, nakakasuhan ng libel, tapos sisigaw. Parang itong rappler, no? Sisigaw na kinikitil daw yung freedom of speech nila. Nga lang, ang freedom of speech nyo ay ginagamit nyo sa walang habas at doon kayo nakatago lamang dahil sa tama, dapat magbitaw kayo. Masakit kasi yung binabang. Mahirap ang ganitong bitawan mong salita eh. Medyo offensive ito at libel ang dating. Dapat makasuhan ito si Montolpo. Kapag ako dito kay Bantag, kung hindi wala itong katotohanan, kakasuhan ko ito eh. Diba? Mga ganyan eh. Na may panggastos ka naman siguro sa mga abogado mo, edi kasuhan mo ito para matikman niya naman. At marami talaga. Para kung matalo ito sa Montolpo, singilin mo ng malaking halaga. Kasi parang ganun, medyo ano eh. So hanggang dyan na lang ating video at ang pinaka main topic natin, itong issue na nasabi na ni Keminaris, hindi na pwede buksan. Ang kaso ulit kasi mayroong gusto ni President Bongbong Marcos na buksan
ang issue ng estate tax na ito. At sabi nga ni President Bongbong Marcos, nagtataka siya bakit yung hindi naman daw sa kanilang ari-arian ay ipinapasok pa rin sa kanila as parang kiniklaim na as a state tax. Mamaya yung mga malalaking kumpanya ay doon pala ipinapasok kasi 23 billion pesos, ay nagtataka ka daw siya saan nila kinuha yung gandang kalaking tax. Kaya may mga ari-arian daw na hindi naman daw pag-aari ng tatay niya, hindi sa kanila. Eh sabi niya, ikunin nyo na yan, di naman sa amin yan, eh bakit nyo hindi? Pero walang pake itong gobyerno na dati ng kurikong na gobyerno. Diba? Yung, siyempre, ginawa kasi yung ano na yan, eh para gipitin ng Marcos. So kaya itong si Kemenares, parang duda ako dito, parang may pinagtatapan na malalaking buhaya kung hindi nyo ulit, pag hindi pwede buksan itong, hindi pwede buksan itong kaso ng state tax ng mga Marcos. Kasi kahit sabihin pa natin may final execute, may final ruling na, pero pwede yan buksan. Common sense mo lang, di ba? Common sense ng utak mo, malalaman mo yun . Bakit mo hindi mo kayo buksan? Gusto nyo habang panahon, gano'n na lang. Palagay nyo, bayaran ng Marcoses yan. Hanggang ng 203 billion pesos. Nga ka. Kaya dapat malaman ng taong bayan kung saan banggaling talaga yan. Kasi 1993, kung itong babasihan natin, ay nag-start na pangkukuha . Nag-live na yung mga BIR para sa ari-ari. So hanggang ngayon, hindi mo nabawasan 203 billion pesos. Anong klaseng gobyerno tayo kung ganyan? So dapat malaman talaga ng taong bayan. At sana i-expose. At sana malaman ka ganyan. Madaling panahon para malaman kung sino ba talagang buhayin sa likod ng state tax na yan, bakit lumubo na gano'n. Napaka, kumbaga, misteryoso kasi yan, mga kababayan, yung usapin about sa state tax ng mga Marcos. Kung sino ba talagang nakinabang dyan sa likod na yan, ang state tax na yan, kung sino bang ari-arian dyan. Kasi, sabi ng mga Marcos, ay mayroong mga ari-arian dyan na hindi naman talaga sa kanila, ay ipinapasok pa rin sa kanila para makasakay siguro sa tinatawag na state tax. Dapat malaman yan, mga kababayan. Ako, agree ako na i-reopen. Pero ito si Kimera, hindi sangayon. Eh, hindi ko lang alam kung bakit hindi siya sangayon. Sino kayang buhayan tinatakpan ito? Diba? So, yan. Comment kayo sa reaction, mga kababayan. Itong video natin sa araw ng Lunes. Medyo wala tayong makita ang video ngayon. Medyo ano ngayon tayo. So, yan, ganyan na lang. Maraming salamat. And good morning.